guys! Welcome back to our channel. And today is Wednesday dito sa Amerika, dito sa California. At ngayon naman ay mag-grocery haul tayo pagkatapos ng aking online work. Medyo nag-online work na ulit tayo ngayon. Nagbebenta-benta na tayo. Nag-search na tayo ng trabaho dito sa Amerika. Hinanda ko na yung aking big bag. Namiss ko mag-bag. Ayan. Dala-dala ko yung bag ko. At saka syempre, hindi ko nakakalimutan ang mga sulat, kung ano mga bibilhin. Yung tama lang dapat ang bilhin at tamang budget lang talaga. And ngayon medyo napaagap yung grocery namin kasi wala na kaming mga ibang pagkain dito sa bahay. And talagang inuubos talaga namin yung mga pagkain namin para hindi naman tayo busong. At saka syempre sa hirap ng buhay ngayon, kailangan pa rin natin nandun ang pagtitipid, yung mga kailangan lang nakakainin, hindi yung ubus biyaya tayo, bili tayo ng bili, tas hindi naman natin nakakain, nasasayang lang. So bilang advice mga mamshi, hindi ko naman sinabi magdala kayo ng malaking bag, but this is the bag na sobrang mahal, na mahal ko tong bag na to. Talagang to sa ilang travel ko na rin, kung saan ako pumupunta, eh talaga na napakatibay nito. So, na-miss ko mag-bag dahil nga po ang trabaho ngayon ay work at home lang. Nagtuloy-tuloy pa rin po tayo ng ating pagbebenta. I'm so very happy kasi dumating na ang aking working table galing dito sa Amazon, dito sa Amerika. I-tutor ko kayo dito sa table ko. Alam niyo naman sa Pilipinas, may table din ako doon. May working area din ako habang nag-online teaching tayo, nag-online business tayo. Talagang nabubuhos ang maghapon ko sa table. Kaya isi-share ko yan sa inyo. Separate vlog tayo dyan. Mura lang to. Dito ganun kamahal. Ayan. So, ngayon po, samahan niyo po kami. Hintay ko na yung asawa ko labas ng office. Pipikapin niya ako. Going to grocery. And then, pinag-prepare na nga niya ako ng mga kailangan. So, bilang momshi, huwag yung kakalimutan kung sanay kayo na nagbabudget talaga kayo at tama lang yung ginagastos nyo every pamalengke nyo or grocery ninyo para maintenance or tama lang din yung perang lumalabas on the budget, magsulat po tayo. Ayan. So, hindi naman siguro to less of oras. Kung may time tayo sa gabi bago matulog, checkin natin ang pantry natin kung ano mga kulang natin na pwedeng bilhin. So, kahit sa Pilipinas din ako, ganun din ako, nililista ko siya para pag nasa grocery ako, alam ko lang yung mga bibilhin ko at mga kailangan namin. Kahit din sa palengke for the 1 week, alam ko rin yung mga food na kailangan namin kainin. Para sa ganun, hindi rin masyadong naaksaya. Kailangan din natin ng mga fresh na pagkain para maiwasan din natin ang magkasakit. Yung hindi tayo kain ng kung ano-ano na hindi naman maganda sa ating katawan, lalo na sa panahong ito. Pero syempre, dahil dito sa California, in-announce na na free na pwede nang hindi mag-mask. Pero dahil nga nakaka-one dose pa lang ako, magmamask ako ngayon paglabas. Syempre, mahirap na eh, next week pa lang yung second dose ko. Pero may husband, full dose na siya. Pero, ina-advisean ko rin siya mag-mask para ma-safe. Hindi natin alam, huwag tayo maging komportable sa paligid at mga nakakasulubong natin kung safe na tayo. So, samahan nyo kami sa pag-grocery at i-haul ko rin din po yan kung ilan ang mga nabili namin. Kasi, iba't iba pong groceryhan ang pupuntahan namin. Kaya, I'm not so sure kung i-vlog ko na ba siya ngayon or bukas or sasabihin ko kung ano mga binili namin, pero isasama ko po kayo dahil I think sa Target naman kami pupunta ngayon dahil essential naman yung bibili namin like tissue, shampoo, toothpaste, yung mga hindi ko na grocery before dahil naubos na yun, ngayon naman yun naman ang grocery namin, yun ang bibigyan naman namin ng pansin at ano ba ang pagbabudget doon. So abangan nyo po dahil isasama ko pa kayo and kasama aking magic bag with my hanging t-shirt, hanging blouse pala ito, na nabili ko sa Lazada. Ayan, medyo lumilit sa akin dahil medyo tumaba na talaga ako. So, samahan niyo po kami ng aking husband. I think nag-text na siya and on the way na siya. So, hintayin ko na lang siyang dumating para makapunta na kami sa grocery at samahan niyo po kami. Hi guys, nandito na tayo sa grocery ngayon and nag-start na tayo mamili. Samahan niyo kami.
tayo, bibili tayo ng mga skincare ko and ipopost ko sa inyo or i-vlog ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko for skincare na hindi ko yung mga nadala galing Pilipinas. Namili nga ako sa Watson pero yung ibang ginagamit ko ay tapos na. So, I will buy for the new one. Pakita ko po sa inyo yung mga skincare na meron dito sa amin. Ito parang may ganito sa Watson, yung mga ganyan. So, i-haul ko na lang sa inyo pagkarating ko sa bahay. Hi guys! Welcome back to our channel. Ayan. So, andito na po kami sa bahay. Medyo ginabi na po kami dahil nga pa nag-grocery kami. Dalawa o tatlong grocery yung pinupuntahan namin. Kasi iba't iba po yung mga nakalagay dun yung mga pagkain na ginagawa namin para sa grocery. So, umpisahan na po natin. Ito pong grocery na to ay parang ginawa na namin ngayong week na to hanggang next week. Kasi, meron nga po kaming trip. Ngayong Saturday, we're going to San Diego with our office mate. May konting banding. So, medyo ang weekends namin, hindi kami dito kakain. So, parang kakain lang kami is tomorrow, Friday, then the rest of 5 days, Monday to Friday next week. Kaya we decided na bumili na rin para hindi na rin lalabas at safe din kami. So, una namin binili kasi we decided na mag-sopas. Ayan. Magka-try naman kami mag-sopas this weekend kasama doon yung pagbabanding namin. Ito pong sinishare ko sa inyo na quick grocery. Ito po yung mga tips na pwede natin gawin kung tayo ay mga busy, na pwede na tayo mag-stock ng mga pagkain ngayon, lalo na na balita ko dun sa Lucena, dun sa amin ay medyo naghigpit na naman. Kaya naman po talagang sinamami ko ay nag-grocery na, bumili na ng gamot, mga kailangan para hindi na rin talaga muna lalabas para iwas din or safe din tayo. Ganun naman ito sa States, hindi na naman masyadong mahigpit kasi this is decided na rin na magtanggal ng mask. Pero kami ng asawa ko, we decided na mag-mask pa rin kami para safe kami. Actually, itong sinishare ko sa inyong quick grocery for 1 week and a half. Makakatulong to sa amin kasi may mga errands at trabaho rin kami inaayos para hindi rin kami masyado nag-iisip kung ano mga kakainin or bibilin sa labas. At saka syempre, lesser gastos din yun at pwede mo talagang i-budget yung kakainin ninyo. Alam na alam lang ninyo kung ano lang talaga yung pwedeng lumabas na pera. So yun lang po ang sinishare ko sa inyo. So una, bumili kami itong breast na ganito for chicken. So pwede namin itong gawin sa sopas at saka sa mga ibang pwede namin i-recado kung magpapansit kami. So 2 meal na agad yun, di ba? So tipid na agad kayo, no? Next naman, bumili rin kami nitong pang pork chop. Ayan. So pwede ngayong week na to and next week. So pwede itong pork steak na lagyan ng mga sibuyas with soy sauce or ipritos lang na ibabad sa asin at saka sa papaminta, di ba? Tapos mag-soup lang kayo. So, bongga na agad yung kakain nyo. So, ito ay budget na budget for this week and next week. Makakatipid talaga kayo. For almost 2 weeks nyo rin silang makakain. So, dalawa lang naman kami dito. So, talagang tipid din lang naman kami. Actually, hindi ko naman sinasabing kailangan tipid na tipid. O tipidin mo yung sarili mo. Nagkatrabaho ka pero hindi ka kumakain. Ibig sabihin ko ng pag-itipid, yung tama lang yung binibili. Hindi yung may pork shop ka na, bibili ka na naman ng ibang baboy, bibili ka na naman ibang pork shop. So, sayang naman. Sabi ko nga sa inyo, at up age namin, medyo
pinag-iisipan na rin namin. Syempre, iniisip din namin yung kalusugan namin na hindi lahat frozen or may stock yung kakainin namin para sa ganon, iwas din ito sa sakit. So, hindi lang palaging or term of my words is magtipid. Sa akin kasi, sinishare ko lang yung tama lang na kaya namin kainin dahil dalawa lang kami at ayaw din namin magsayang ng pagkain. So next, nagbibili kami ng hotdog. Ito yung favorite hotdog ng asawa ko dito. Ayan, so may ilan lang to. So para makapagtikim lang or emergency lang na at tinatamad kami magluto. Or sometimes, ginagawa din namin tong breakfast. And syempre, nagkuha rin kami ng chicken. Ayan, itong chicken na to, parang kung ako lang ang kakain, bababag isa lang o dalawa lang, okay lang. And then the rest, pwede pa rin namin siyang kainin next week. Pwede ibabad. Or pwede namin prito kasi ang asawa ko hindi mahilig sa adobo. Ayan. So next naman, actually dito kami nag-grocery sa Ralph's. Ayan, dito. Pakita ko sa inyo yan. Dito kami nag-grocery. Mas madami kaming binili dito kasi medyo tama lang din yung price. Tamang-tama sa budget ng bulsa. Alam niyo naman kapag nasa ibang bansa ka, ibang-iba talaga yung price. Medyo talaga expensive, kaya pag-iisipan mo yung mga place na pupuntahan mo na alam mong pasok na pasok sa budget ninyo, na alam mo namang sagana ka pa rin sa pagkain na hindi mo talaga din siya tinipid. Okay, next namin bumili kami ng pepper ba to para to dun sa sweet and sour namin kasi may natira pa kami sa loob ng pang bola-bola. So gagawin namin sweet and sour sa isang araw, ayan. And next naman, meron kaming ito, yung pang-sopas. Ito'y tama lang para sa isang luto. So, pag ito'y tinanghalian namin, may natira pa sa tanghalian, pwede na namin i-dinner. So, hindi kami masyadong kukumakain at nagpo-full sa dinner. Kasi para sa amin, mabigas at siya ng matulog. So, for us, tama na lang ito. Next, meron din kaming carrots, napayat na carrots. And then, mahal ang tawag sa prutas na itong binili ko. Peach na fruits. Kailangan din talaga natin ng fruits para medyo maging hawang ating pakiramdam. Kailangan din natin ng vitamins sa ating katawan para may panlaban tayo. Lalo na mainit, masarap kumain ng mga prutas na magpapasigla sa ating katawan. And next, meron din apple. Favorite ko sa apple yung sobrang ganitong kulay. Yung parang dark na red na. Ayan. So, kumuha rin ako ng dalawa para share din kami. Kasi mahirap yung sobrang dami, mabubulok lang, sayang lang. Mas maganda yung tama lang na makakain mo, makatikim ka para sa katawan mo, para may prutas din. And meron din kaming ham. Ayan. So, itong ham, yan. Gagawin ko tong breakfast ng asawa ko kasi ang asawa ko hindi nagbabaon siya ng kanin, kundi puro sandwich yung pinagagawa niya per lunch. Medyo din na diet din niya yung sarili niya. It's so good kasi iwas-iwas din sa sakit, diba? So, next naman ay, syempre ang favorite namin, ang patatas. Itong patatas maraming pwedeng gawin para dun sa aming mahal sa magagamitin yung patatas. Basta kahit saan daw, basta may patatas kami, diba? And, syempre, meron din kami yung favorite naming cheese. Ayan. So, yung cheese, ginagamit din namin pang breakfast, pang baon niya everyday. So, masarap yan. And, bumili rin siya ng butter. Ito yung lagi niyang inuwi sa Pilipinas na butter. Masarap to dahil nakatikim na rin ako nito. Actually, meron akong peanut butter na galing sa Pilipinas. Ayaw na nun. So, ako naman mas gusto ko yon dahil talagang kilala ko yon dahil galing sa Pilipinas. But this one, nakatikim na rin ako dahil tuwing nagbabalik bayan siya sa Pilipinas, nagdadala siya nito. So, medyo kaya din ang panlasa ko. And yung favorite namin, pang merienda rin namin, etong mais, favorite ko to. Yan. So, nilalagyan lang namin ng butter and konting asin, masarap na siya. So, pwede rin yung pang merienda. Pag wala ka rin masyadong makain minsan, maganda rin yan from diet din. Pero hindi naman kami nagda-diet masyado. Masama rin naman yung over-diet tayo. Tapos parang sobra namang luktot na ang katawan natin. Tapos pagod tayo sa trabaho, hindi maganda. Mas maganda, tama lang, budget lang para habang nagtatrabaho ka rin, may sigla din yung katawan mo at maging active ka rin sa iyong pagtatrabaho. And next, itong favorite ko. Sa Pilipinas, masyadong
mahal ito at nahirapan din ako minsan mag-budget bumili, pero nakakatikim din naman, ano. So, bumili ako, or binili ako ng husband ko nitong Starbucks caramel, ayan. So, dalawa, nakakaya ko to na lang for 2 weeks bago uli kami mag-grocery. Fresh sa akin uminom nito paggabi, pagkainom ko ng vitamins or gamot, dahil medyo mapapait yung mga gamot ko. So, ito iniinom ko with ice. Kahit sa Pilipinas din naman, umiinom din naman ako nito, pero once in a while kasi medyo expensive nga siya. So, pwede din minsan na iba yung alternative. Pero ngayon na medyo nagsisale naman siya, i-grab din natin ang opportunity makatikim at makabili, diba? And the last one, syempre bumili kami ng... Actually, sale din yata itong nabili ng asawa ko. Chocolate. It is my favorite sneakers. Ayan. Once in a while din naman, kapag wala kayong panghimagas, pwede kayong patikim-tikim nito. Pero syempre, binabudget din namin ang pagkain. Syempre, inaalalayan din namin yung aming sugar. Pero naglalagay kami nito para sa ganun, pag nakagusto ka, pwede kang kumain. Pero disiplina pa din. And next is... Second, ito yung fruits. Meron din kaming saging. Siyempre, favorite din namin ang saging. Sabi ko nga sa inyo, dahil ngayon summer, mas masarap kumain ng mga prutas na nakaka-refresh sa ating katawan. And next is, meron siyang dami niyang mais. Kasi favorite ni Sweetie, ang aking asawa, ang mais. So, pwede itong pang merienda or sometimes dinidinner din niya. So, yan. Second basket. I think this is the last basket na tayo. Last basket ay kunin ko na lang. Meron kami chicharon. Ayan. Napaibig ako sa chicharon. So, minsan naman kailangan din natin kumain ng medyo maalat sa ating katawan para maging balance rin ang mga kinakain natin sa katawan. Hindi lang course palaging perfect, di ba? Minsan kailangan lagyan din natin ng kulay ang ating pagkain. So, minsan kailangan mo rin ng maalat at medyo malayo mga tindahan dito. So, nag-i-stack din kami ng mga ganito para pag nanonood kami ng movie, Netflix, and pag Friday and Saturday, nakapag-banding kami. So, may mga handa kami ganito. Cool. And, hindi mawawala ito, syempre, ang itlog. Ayan. So, itong egg na to, nakakaabot ito ng 2 weeks. Ito ginagamit namin from breakfast or minsan naman talaga pag napapaibig kami sa dinner, nakakakain din kami ng egg. Ayan. And, syempre, yung last namin, yung bigas. Actually, itong bigas na to, hindi namin dinadamihan yung bili kasi napag-obserbahan namin na yung ganitong bigas na to, umaabot ng 2 weeks. So, hindi naman kami masyadong kalakasan kumain ng kanin. Pag tanghali naman, tama lang din yung kain kinakain ko. Pag weekends, nakakadami kami ng pagkain. Pero budget nga, syempre yung sugar, iniisip din namin. So, ganito lang din is tama at saka tama din to sa presyo at budget. So, okay na okay. So, yan lang naman yung mga nag-grocery namin na aabot for 2 weeks kasi sa loob ng rep ay may mga pagkain pa rin kami. So, ito yung mga dagdag lang para hindi na rin labas ang labas or punta ng punta sa labas. Mahirap din kahit sabihin mong nakabaksin ka na at in-announce dito sa California na safe na, matakot pa rin tayo, iisa lang ating buhay, kaya kailangan we have to save at kung kailangan na may naka-imbak na pagkain, mga gamot sa bahay, ay kailangan na natin gawin para hindi rin tayo labas ang labas, lalo na kung work at home tayo. And next, bumili na rin ako ng mga skincare kasi ubos na yung mga skincare na nabili ko sa Watson sa Pilipinas dahil nga medyo nagkakaroon ako ng pimple, so medyo hindi ko pa kama yung water siguro or something, pero may mga nahanap ako na nandun din sa Watson, pero siguro magkaiba sila. Hindi ko pa siya na-check or nagagamit, pero i-update ko kayo kung okay siya. And it's a separate vlog na lang natin yun. Yung sinasabi namin na another grocery, na another budget, yung mga essential natin ginagawa like toothpaste, toothbrush, napkin, tissue, yan yung mga yan yung others na nakakadagdag for the second time na pagbabudget ninyo. So, sabi ko nga sa inyo kanina, in my intro, mas maganda talaga tayo ay nagsusulat ng mga menu, mga kakainin, mga ganon. So, para alam din natin yung mga binibili, hindi yung kuha lang tayo ng kuha, tas hindi naman pala natin gagamitin, may stock lang sa loob na ating tahanan. Syempre, yung kagaya naman na nabili namin, so, pakita ko sa inyo. So, yung nabili ko naman na
i-vlog ko na lang to, pero ipapakita ko, bumili rin kami ng toothpaste. Syempre, dalawa lang kami, malaki na to. So, parang ito is umaabot din ng 2 weeks. So, after 2 weeks, bibili ka na naman. And napkin. So, nag-isip ako dahil wala nung mga gusto kong napkin. So, i-check ko to kung tama sa akin. Syempre, medyo sensitive din tayo at hindi rin tayo dapat gamit ng kung anong napkin na hindi naman babagay sa atin. And bumili rin kami. Ito, actually, ginagamit ko na to kahit sa Pilipinas. Itong L'Oreal na conditioner. So, nagbalik ako dito dahil yung mga conditioner na ginagamit ko sa Pinas ay wala naman dito. But this one, tested ko na rin kasi kahit nung nasa Dubai pa ako at ng Thailand ako, ay gumagamit ako nito. At kahit sa Pilipinas, bumibili rin ako nito. So, for me, tested ko na siya na magiging safe din yung buhok ko. And yung iba naman, i-vlog ko na lang kasi itong mga ganito is nabibili ko rin sa Watson. Iba-vlog ko to para sa facial or skincare ko. Other vlog na lang natin siya para mas maganan. Magkaroon tayo ng idea kung ano mga skincare dito sa Amerika na pwede rin natin isubstitute kung wala yung mga nabibili natin sa Watson. So, ito lang naman yung nabili namin for quick grocery. Ibinabahagi ko lang sa inyo na napaka simple lang ng aming buhay, ang takbo ng aming buhay. And good communications lang kami mag-asawa kung ano bang nararapat na naming i-budget or ikain sa isang linggo or dalawang linggo na mas makakapag-save pa kami para mas magamit pa yung iba sa mga bagong mga kailangang pangbilhin or something. Or ma-save pa rin po namin para sa gano'n naman eh habang nagkatrabaho ka nakakapag-save ka rin for the near future at sa paghahanda ng mga anumang plano ninyong gustong gawin. So, yan lang naman po kung ipapakita ko sa inyo. Napaka-konti lang din. Ayan. But I'm so very happy kasi syempre, nag-start pa lang din kami. Ang tagal namin LDR. Ngayon pa lang uli kami nag-a-adjust. Ngayon pa lang namin nakikilala lalo ang isa't isa. Napag-aaralan ko ano mga karapat-dapat sa loob ng bahay. And parang style bahay-bahayan. But nai-enjoy namin kasi mas nakikilala namin ang isa't isa. Mas nakakapag-share talaga kami to build a good family. Sabi nga, wala yan sa pag-aaway, pagkatalo. Nasa magandang pag-uusap yan. And syempre, through prayers, lagi tayong magdadasal para mas magay tayo. At mas magawa natin yung tama yung mga ginagawa at plano natin. Sa center natin yan. At I'm very happy kasi pa nag-grocery kami, mas nagbabanding kami. Natutuwa ako kasi alam kong very, yung asawa ko ay pag nasa Pilipinas, mas ako yung active, mas ako nag-grocery, mas ako nag-iisip. Nung ganito na ako sa States, nakita ko na very responsible talaga siya. Very spoiled ako talaga sa kanya. Parang buhay prinsesa talaga ang nararamdaman ko. Talagang lahat ibinibigay din niya sa akin. Kaya naman talagang I'm just work hard din para makabawi at makatulong sa kanya. Kailangan yan. Pag may mag-partner kayo, kailangan yung magtulungan sa hirap at kinhawa. No questions kung ano mga nang naibibigay nyo sa isa't isa. No comments. Kung may mga bad things or something, pag-usapan ng maayos, bigyan ng solusyon, nadadaan yan sa magandang pag-uusap. Kaya naman ako, I'm so enjoy kasi nakita ko yung asawa ko na very smart, very mature sa pagkakataong ito, na pabilib niya talaga ako kasi talagang alam kong very spoiled siya sa Pilipinas. Alam ko lang ay nagkatrabaho siya. But for now on, mas nakilala ko siya. Mas naging proud ako sa kanya dahil nakita ko na talagang very responsible man siya at very responsible siyang husband. Kaya I'm so lucky, I'm so blessed. Thanks God at binigyan ako ng ganitong partner na hindi ako nahirapang mag-adjust. At hindi niya pinafe-feel na kailangan ma-homesick at malungkot ako kasi nakita ko na the simple things sa ganitong pag-grocery, pag-uusap, nakakapag-bonding kami at mas nakikilala namin ang isa't isa. So, yan lang po ang share ko. Sa mga nag-start talaga, kailangan nyo muna magtiyaga, habaan ng patience, samaan ng pagdadasal, bigyan ng saya sa bawat pagkakataon, give positive all the way na lahat, positive talaga lang, huwag puros kalungkutan na malayo ka sa pamilya mo, etc. Hindi ka makakapag-start ng buhay mo uli kung ganun yung thinking mo. So for me, sinishare ko lang po ito sa inyo, yung mga na-start na mag-asawang nag-i-start na mag-build ng family. Nakaka-enjoy and na-inspired ako din kapag nanood ako ng mga ibang vlogs na ganito yung nangyayari kasi na masasashare nila yung pagmamahala nila sa mga ganitong pamamaraan. Ayan. So,
For me, sana may napulot uli kayong aral for the quick grocery. Sana nakapag-share ako sa inyo na ang lesson for today is huwag hamuhamo, huwag bili ng bili na hindi naman kailangang ipasok sa rep or ipalengke palagi. Isipin lang yung kaya lang kainin, na may stock sa rep, na maluluto agad. Kasi masama din yung tabi tayo ng tabi, frozen siya, hindi makakain, hindi rin maganda yun sa ating katawan. So, kailangan din maging alert rin tayo sa mga ganung bagay. Ayan. So, sana may natutunan uli kayo sa aking quick grocery. Ito naman i-share ko sa inyo para ma-enjoy din natin yung mga pagkakataon na makapag-budget. Para pag may nakita natin may natira, pwede pa natin i-save at gamitin sa iba or i-save natin para sa ganon kahit napapagod tayo sa pagkatrabaho natin, may nakikita tayong sinisave para ma-enjoy din natin ang ating buhay. Ayan. So, yan po ang sobrang simpleng buhay dito sa Amerika. Mahirap, lalo na kung malayo ka sa pamilya. Ngayon lalo na may mga nabalitaan ako na lockdown na naman daw, kailangan sa bahay na naman daw. So, talagang nakakalungkot, nakakapanik, pero ganun talaga ang buhay. Kailangan natin pagdaanan. Kaya ang mas maganda is magdasal na lang tayo and doblehin ang pag-iingat, wear your mask, wear your alcohol, face shield, mag-sanitize tayo yung mga sinusuot natin, yung mga gamit na pinapasok natin sa bahay. Yun lang yung mga paraan na pag-iingatan talaga natin. At social distancing is the better para mas maiwasan ding magkahawa-hawa tayo. Ayan, so dito ko na po natapusin ang aking vlog. Nag-enjoy ako sa pag-share ko nito. Sana may mga idea na naman kayong napulutan. Sabi nga, simpleng buhay, sobrang saya na yan. At samahan din natin palagi ng pagdadasal para mas nagagay tayo all the way. So dito ko na po tinatapos ang aking vlog. Ingat po kayo palagi. Iisa lang ang ating buhay, kaya pag-ingatan po natin. And be thankful sa bawat oras, panahon na nagigising tayo, kasi it's another blessing yun para sa ating sarili. Kaya naman po, don't forget to push my bell every time I have a new vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again next time, guys. Stay safe. Bye!